Plan mo na bang i-castrate ang iyong chow-chow or ang iyong dog? Today, I will be sharing to you yung mga ma-expect nyo and what you should do about it after their procedure. So, if you wanna know more, please keep on watching. Mom! Hi guys! Welcome again to another vlog. It's me, Mommy Nay. Welcome back to my channel. If you're new here, please do not forget to like and subscribe. Say hi to my dog, Theo! Na mayroong e-color. Say hi to everybody! For anything else, comment of the week muna tayo. Comment of the week will come from Danica Jaime saying, Hi, Mommy Nay. Tips naman po sa picky eater at di sanay sa veggies na chow-chow. Okay, Danica, to begin with, para hindi talaga super ma-overwhelm ang iyong dog at ma-cheat mo talaga ang pagkain ng veggies, make sure that you introduce a new food with small portions. And aside from that, pangalawa is, pwede mong gawin, maghanap ka ng binder or yung mag-overpower dun sa lasa ng vegetable. So, pwede mong lagyan yan talaga ng lizard or chicken liver. So, ang gawin mo, yung sabaw na pinagkuluan mo ng chicken liver, yun, isama mo yun dun sa kanyang dog food. So, yun, try that out and hopefully matulungan kita. So, ayun guys, so this is Theodore. So, kakatapos lang niyang magpa-castrate. It's exactly 12 days after Theodore's operation and these are the things that I've encountered na hopefully matulungan ko kayo once sinicide nyo nang ipaka-castrate or ipa-neuter ang inyong dog. So without further ado, let's get started. Okay, so first thing na talagang ma-expect mo once matapos yung operation is that they will be groggy and they will not be themselves. So do not be so alarmed na halimbawa ayaw niyang kumain, ayaw niya uminom, ayaw niya tumayo. Ang ginagawa lang niya eh matulog. So this is something that is normal, especially for dogs that have been sedated or ninomb yung partner yun, may anesthesia and all those things. Although if this one continues for more than 48 hours, it is of concern. So you better already consult or call your vet. Especially pag may mga pagsusuka or reaction sa medicine na binigay nyo. Second is, it will take time for your dog to get used to the e-collar. So, it's already our second week and sanay na si Theo. Kung makikita nyo dito, he can sleep with it already. Normal talaga yun guys, no? Yung pag first time mong sinuot sa kanila yun, hindi sila gagalaw or talagang itatry nila yung best na alisin kasi nga bawal talagang malik nila yung wounds. Bawal talaga yun. Super no-no yun. So, tiisin nyo lang. Hindi naman sila parang nasasaktan or pinaparusahan. So, try your best na talagang isecure siya na hindi siya matanggal. So, mga first few days lang yun. Siguro first 3 days is gonna be difficult. And parang maawa ka talaga. Pero, kailangan mo tiisin para mag-heal talaga yung wound niya completely. At hindi ito ma-infect. Expect that the first night will be puyatan night. So, I could remember na hindi talaga ako nakatulog kasi once natatanggal yung effectivity ng anesthesia, kasi na-operate siya ng around morning time, 8. So, mga by afternoon or dinner time, kumakain na siya. Pero I really can feel na he's super uneasy. As in, tayo siya ng tayo, hindi siya umiinom, tapos super uncomfortable nung e-collar, so tayo siya ng tayo, is trying to lick the wood. Expect that. So, yun na talaga yung mga sacrifices natin being mom and dad to these dogs. So, or these animals. So, kailangan talaga, tutukan mo talaga siya if you can. Idlip-idlip ka na lang muna. Pero yes, it's going to be difficult and it is normal. Seeing the wound. So, makikita nyo sa last vlog ko, sharing my experience yung first night, na document ko yun na mahimahimatay ako kung ewan ko kung paano ko na-surpass yung everyday na kailangan talagang linisin yung wound na yun. Pero yes, kailangan mo talagang linisan. Pero ito guys, tip to na pwede nyong kunin from me. Kung nahihirapan ka na like yung ganito yung cotton, lalagyan mo pa ng betadine. Ito yung ginamit ko sa kanya, yung yellow.
yung kung ayaw nyo gamitin yun yung diretso sa cotton tapos ilalagay nyo ito, na-observe ko to sa vet, ang ginagawa nila, nilalagay nila sa spray bottle yung betadine. So, pwedeng, katulad niyan, nilagay ko siya, hand sanitizer, lalagyan niyan. Pero talagang binalawang ko, nilagay ko ng mainit na tubig. Tapos nilagay ko siya dyan, para pag spinray mo siya dun sa wound, parang kalat na kalat siya. Tapos, pwedeng mabilisan lang. Kasi diba kapag halimbawa, nasa cotton lang siya. Parang, ang tagal. So, parang, imaginein mo, ang painful. Tapos, nirarub mo pa. So, at least yon parang, pagka-spray mo, onting linis, it's done. So, it really worked for me. So, hopefully, mag-work din sa inyo. So, yun. Yung betadine na yan. Ang magiging talagang challenging na lang is yung paglalagay ng gamot na to. Kasi nga, medyo sticky siya. Pero, anti-inflammatory yan. So, kailangan talagang ilagay. So, ako, nag-focus ako dun sa tahi na part talaga. Okay, next tip is that you have to mop your floors on a daily basis. Ako, ginawa ko yun for the last 2 weeks. As much as possible, kailangan talaga malinis yung hinihigaan nila kasi may wound pa yun na healing and hindi naman kasi in-advise na i-cover siya lagi kasi kailangan nga niyang makahinga. So, didikit-didikit siya sa floor. So, you have to always make sure na malinis yung floor niyo para hindi talaga ma-infect. So, ako, ang ginawa ko talaga para mas, alam mo yun, manageable naman yung buong house, nandito lang siya sa room namin most of the time. Talagang yung office area ko, inurong ko na muna siya dito para, alam mo yun, madali ko rin siyang makita, hindi ko na kailangan pang lumabas. Okay, so, pasintabi lang po sa lahat ng kumakain. Ayun, expect na pag you have a boy, talagang ang matitira po dun sa part nung private part ng ating dog is yung scrotum na lang, no? Yung nag-hold talaga dun sa eggs nung chow-chow mo. Pero ayun, skip nyo na lang pag di nyo kaya. Pero papakita ko sa inyo yung itsura nung tahi ni Theodore. So, ito siya. Yan. So, hindi naman siya masyadong like super, super scary. Siyempre yung sa una lang, di ba? Kasi hindi mo naman alam yung itsura talaga. Pero ayun, since araw-araw ko naman na siyang nililinis, medyo alam kin eh. So, yun. Ganyan siya. Parang talagang mawawala lang talaga yung part na yun. Pero other than that, parang meron pa rin siya. Eliminate na talaga natin yung mga sakit such as yung prostate, tsaka yung, yun nga, yung doon na type of cancers. So, yun. I'm very, very glad that, ayun, na na-eliminate. Okay, last but not the least, you expect that you will have to return to your vet because most procedures talagang i-require na tanggalin mo yung stitches doon sa tahi. So, yun, nakita niyo yung black kanina. Kailangan talagang tanggalin yun. Ngayon, tataka kayo kung bakit di ko yung dinocument. Hindi talaga. Kasi nung dinala ko siya doon, iniwan ko talaga, guys. Hindi ko talaga kaya na makita pa siya in pain. Kasi talagang, ayoko na. So, umalis na lang ako. Sorry kung wala akong photo or video. Pero, basically, hihilain yun. Pag nag-heal, nagsara yung wound, hihilain yung stitches. So, alam ko yung feeling niya yun kasi I had a huge stitch on my leg before. Masakit siya. Masakit siya. So, imagine mo magaling na tapos tatanggalin yun. So, alam ko na masakit. What if dun pa sa medyo private part mo? So, talagang sabi ko, Dok, kaya mo na yan. May mga kuya naman there to assist. So, there you have it, guys. Hopefully, may natutunan na naman kayo kay Mommy May. If you have questions or comments, please put them below. Or if you really want us to be talking to each other, you can email me at funneimomph@gmail.com. Thank you again for watching. Don't forget to subscribe. I'll see you again on my next vlog. Bye!